Good morning, accountants and managers. So, nandito ulit tayo para magsagot ng transaction analysis on the basic accounting equation. So, marami tayong ganitong topic kasi basically, sabi nga nila pag accounting yung subject, dapat magaling kang mag-analyze rather than mag-compute. Okay? Kasi hindi mo alam yung co-computing mo kung hindi mo siya ma-analyze o hindi mo siya maintindihan. Okay? So, tulad ng mga sinasabi natin sa nakaraang videos, una, dapat kapag nag-analyze ka ng bawat transactions, una, dapat pinapamiliarize mo yung sarili mo sa bawat transaction kasi nga, paulit-ulit lang siya. Okay, naiiba lang yung wordings, naiiba lang yung pangalan ng company, naiiba lang yung amount, pero yung thought niya, same pa din. Halimbawa, nag-invest, nagbayad ng utang, nakakolekta ng pang-utang, nag-render ng service, nagbayad ng expenses, o kaya man ay nag-loan. So, ayun, paulit-ulit lang siya, kaya dapat naiintindihan mo siya. Okay? So, huwag mo hahayaang nairaraos mo lang yung bawat exercises na ganito sa accounting. Okay? Kung sa una, medyo mabagal ka pang magsagot, saka medyo naguguluhan ka pa, alam mo, yung nararamdaman mo ay normal lang. Okay? So, ibig sabihin nun, pinipilit mo kasing intindihin. Kung hindi mo siya pinipilit intindihin, hindi ka mahihirapan. Okay? At kapag kasinanay mo na yung sarili mo sa may hirap na problem, eventually, wala nang problem yung magiging mahirap para sa'yo dahil sanay ka na sa hirap. Okay? And then, pangalawang tip pa natin, dapat kaya mo siyang tagalugin. Okay? Kasi kapag ka tinagalog natin siya, kahit pa paano na i-imagine natin, na-visualize natin kung ano yung nangyayaring mga transaction. Okay? And then, yung pangatlo naman natin ay be familiar with different keywords. Halimbawa, on account. O ibig sabihin nun, utang. Okay? O kaya man ay, ano pa, creditors. Yan, mga pinagkakautangan. Okay? Kaya man ay withdrawal, investment, at iba pa. So ngayon, ulit, aalamin natin kung ano yung epekto ng bawat transaction sa basic accounting equation. O ulit nga daw, ano yung basic accounting equation natin? Tama, no. Asset is equal to liabilities plus owner's equity. Okay? It's equal to, and then ipa-plus mo siya. Okay? So, tingnan natin na. Kung ang transaction ba ay naka-apekto, nakadagdag, nakabawas, o walang effect sa asset, liabilities, at owner's equity. So, ready ka na ba? So, ready na. So, number one natin, cash received from services rendered. So, nag-perform ka daw ng services at nakatanggap ka ng cash. No, halimbawa natin, barbero ka, ginupitan mo si kuya o nagbayad si kuya ng pera. Okay? O, ganun yung nangyari. Vulcanizing shop. Binulcanize mo na yung kotse niya, nagbayad si customer ng pera. Okay? Ang asset ba ay nadagdagan o nabawasan? So, yung asset natin ay nadagdagan. So, nadagdagan dahil nga, nadagdagan tayo ng cash. At yung cash ay asset account. Okay? Next naman natin, liabilities. No, nagkautang ba yung business o nabawasan yung utang ng business nung may nagbayad na customer? So, wala. Pag liabilities, pinag-uusapan lang natin kung nangutang o nagbayad ng utang yung business. Pag wala doon sa dalawang iyon, ibig sabihin, walang nangyari. Okay? And then, sa owner's equity naman, tulad ng mga sinasabi natin sa ibang video, nadadagdagan kapag ka may income or investment, nababawasan kapag ka may expenses at withdrawal. Pag wala sa apat na yan, ang effect niya ay wala. Pero dito sa number one, dahil nag-render ka ng services, ibig sabihin, kumita ka. No, pag yung kita, ang tawag doon ay income. O, pag may income, ibig sabihin, nadagdagan yung owner's equity. So, ibig sabihin, ang effect ng transaction ito sa basic accounting equation ay plus, zero, plus. Okay? Next naman natin, number two,
paid creditors on account. Okay? Nagbayad ka ng utang mo. Ang business ay nagbayad ng utang. So, pag nagbayad ng utang, ang asset ba ay nadagdagan o nabawasan? So, yung asset natin ay nabawasan. No, kasi nga, nagbayad ka ng cash. At yung cash ay asset account. Liabilities, sinabi na nga dun sa problem, nagbayad ka ng utang. So, ibig sabihin, kung nagbayad ka ng utang, natural, nabawasan yung utang ng business. Okay? And then, sa owner's equity, may income ba at investment? Wala. Expense at withdrawal, wala din. So, ibig sabihin, no effect. Okay? Next naman natin sa number 3, receive cash from owner as additional investment. O yan, may mga keywords na tayo, no? Yung business daw ay nakatanggap ng cash bilang dagdag puhunan sa negosyo. Okay? So, ibig sabihin, yung asset ba ay nadagdagan o nabawasan? So, yung asset natin ay nadagdagan. So, nadagdagan ng cash. No, yung cash ay isang asset account. Liabilities, nadagdagan o nabawasan? Nagbayad ba ng utang o nagkautang yung business dahil may investment? Wala. And then, owner's equity, dahil mayroong investment, so ang owner's equity ay nadagdagan. So ang effect ng transaction number 3 ay plus 0 plus. Then next naman natin, number 4. Paid advertising expense. So nagbayad tayo ng gastos para sa advertising. Okay? So, ito ay kaparehas lang din ng mga ibang expense na binabayaran. So, yung asset natin ay nadagdagan ba o nabawasan? Nabawasan. No, kasi yung ipinambayad mo ay cash. At yung cash ay isang asset account. Okay? And then, yung liabilities naman natin ay no effect. No, hindi ka hindi nabawasan o nadagdagan yung utang ng business dahil nagbayad ka ng advertising expense. Okay? Yun lang yun na, nagbayad ka ng advertising expense. At dahil expense yung binayaran mo, pag expense, ang effect niya sa owner's equity ay negative or nabawasan. So, ang effect ng transaction number 4 ay negative, zero, negative. Okay? Pahinga muna. Next naman natin, number 5. Build customers for delivery services on account. No, nag-render ka ng service. Ang service na nirender mo or pinerform ay delivery services. At yung customer ba natin ay nagbayad o hindi? Tama, hindi pa nagbayad kasi meron tayong keyword na on account or bill. No, ibig sabihin, to follow yung bayad ni customer. Okay? So, ang asset ba natin ay nadagdagan o nabawasan? Ang sagot ay nadagdagan. Paano po yun? Hindi naman po nagbayad ng cash. No, ang nadagdag natin ay yung tinatawag na accounts receivable. No, yung accounts receivable ay asset account din na tumutukoy sa ating mga pautang. Na, hindi naman lahat ng customer natin afford magbayad agad. Kaya, sila ay nangungutang sa atin. At i-record natin yan sa account, sa receivable. At dahil nadagdagan ito, nadagdagan yung asset natin. Okay? Then, sa liabilities, hindi naman tayo yung nangutang. So, no effect siya. And then, sa owner's equity naman, meron tayong ano meron? Nag-render ka ng services sa customer, meron tayong kita. Okay? Yung kita ay kita pa rin, bayad man o hindi pa bayad ni customer. Okay? So, ito ay, dahil may income, meron tayong increase sa owner's equity. Plus, zero, plus. Okay?
The next naman natin, number 6, purchase supplies for cash, 6,000 pesos. So, namili ka raw ng supplies at nagbayad ka ng cash. No, kaliwaan. So, analyze ulit natin, ang asset ba ay nadagdagan o nabawasan? Una, nadagdagan. No, nadagdagan kasi nagkaroon ng supplies. Pero, nabawasan ito dahil nagbayad tayo ng cash. Okay? So, dahil may nadagdag, merong nabawas, ang effect niya sa total asset ay wala. Okay? Pero sa individual accounts, meron. No, sa supplies, sa cash. Pero ang tinatanong kasi, overall sa asset. Kaya, no effect. And then, sa liabilities, binayaran naman natin yung supplies, no effect. Owner's equity, walang income, walang investment, expense, at withdrawal. So, no effect. Okay? Then, dito naman tayo sa number 7. Paid rent for July, 20,000 pesos. O, same lang din to ng number 4. Iba lang yung expense na binayaran. Okay? Kapag ang expense, matik na yun, o, mabilis sa usap na lang, negative 0, negative. Negative sa cash or sa asset dahil nabawasan yung cash. No, negative yung owner's equity dahil may expenses. No, negative, 0, negative. And then, sa number 8, okay na tayo dun ha, basta lahat ng klase ng expenses, negative, 0, negative. Basta binayaran ng cash ha. Then, sa number 8, receive cash from customers on account, 25,440. So, ibig sabihin, yung mga customer mo na may utang sa'yo, nagbayad sa'yo ng 25,440. Natanggap mo siya. Okay? Imagine na may nagbayad ng utang sa business. So, una muna, para sa asset, no, ito ay nadagdagan. Nadagdagan dahil nagkaroon ng cash yung business. No, kasi nga may nagbayad. No, nabawasan naman dahil yung accounts receivable na listahan natin ng pautang ay nabawasan naman. No, at yung accounts receivable ay asset account. So may nagbayad, may nadagdag sa cash, may nabawas naman sa accounts receivable, so quits lang. So no effect. Liabilities, o tayo yung binayaran ng utang, kaya no effect yan. Owner's equity, wala ulit sa apat na nabanggit. Income, investment, expense, at withdrawal, no effect. Okay? The next, number 9. O, ito medyo mahaba-haba. O, huwag masyadong kinakabahan pag mahaba yung problem. No, sabi ko nga sa inyo, dapat yung thought alam nyo lang. No, sabi, determine that the cost of supplies on hand was 1,440. So, 4,560 of supplies were used during the month. No, parang sinasabi lang dito sa number 9, na yung natitirang supplies na lang daw ng business ay 1,440. No, at yung 4,560 ay nagamit. No, paano natin i-re-record yung portion na nagamit? No, pag meron tayong nagagamit na supplies, i-re-record natin yun bilang gastos na natin. Okay? So, ibig sabihin, yung asset natin dahil nabawasan nga yung supplies, ito ay nag-decrease or nabawasan. Nabawasan, paano nalaman? Kasi sabi nga dito, 4,560 were used. Okay? Sa liability naman natin, walang effect dahil hindi naman tayo nagbayad ng utang o hindi tayo nangutang. At para naman sa owner's equity, dahil nga meron tayo na gastos na supplies, i-consider natin yan as gastos or expense, di ba? Pag may expense, ito ay decrease or negative. Okay? Then last, number 10, itong transaction na ito hindi pwedeng laging nawawala, no? Dapat laging nag-withdraw yung may-ari.
owner withdraw cash for personal use. Okay? Nanguha yung owner ng business na pwedeng pera para sa pang-sarili niyang transaksyon. Okay? So, yung asset natin ay nabawasan dahil kumuha nga ng particular asset. And then, liabilities, no effect. Hindi nangutang or nagkautang yung business dahil dito. At sa owner's equity naman ay nabawasan dahil may withdrawals. So, pag ganyan yung transaction, laging negative, zero, negative. Okay? Clear na tayo? So, pag meron kayong tanong, mag-comment lang kayo sa ating comment section. So, marami pa tayong transactions na i-analyze hanggang siyempre, ma-practice mo siya at eventually, ma-perfect mo siya. Okay? So, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe at siyempre, i-share mo na rin sa mga kaklase mong hirap na hirap na sa FABM 1 at FABM 2. Okay? Goodbye, accountants and managers!